Siguro wag natin siya tignan as a damage source, pero source ng pag-sustain para sa Blacklist International. Siya yung tatangki ng damage in a way. Siya yung magre-receive ng frontline damage mula doon kay Julian, doon kay Wanwan, at siya yung poprotekta doon sa Melissa. Eventually, si Melissa pa rin talaga yung aasahan nila when it comes to damage output. But when it comes to sustain, nandyan, haharap talaga dito yung Alice. At isa sa mga crucial na timings dito, pangatlong beses ko nang sasabihin, is the Winter Truncheon. Kailan siya mapukuha ni Wise at ano yung gagawin nila gamit yung item na yun? And of course, no, at some point in the game, may poll na lalabas dyan. And you have only until the timer runs out to comment your prediction with the hashtag SmartPowersMPLS11. One lucky commenter who guesses correctly will win a redeemable in-game code. Remember, keep an eye out for the poll. At ngayon, bakbakan na at simulan ang unang laban sa ating match number one. Parang ang target ata at pinupuntahan palagi dito ng Bren Esports is itong gold lane. Oo, ang ganda kasi talaga sa laning phase ng isang Melissa. And ang laki ng advantage niya against a 1-1. Kung laning phase lang, kung 1v1 lang na match up yung pag-uusapan natin. Kaya kailangan talaga ng bisita at pag-aalaga mula doon sa roamer or sa mid laner ng team na kailangan ng pag-aalaga. Kasi yung 1-1, mamaya pa natin makikita ang lumipad yan eh. Antayin rin natin yung tamang timer sa kanya kung kailan siya sasabay doon sa mga team fights. Bilis mag-jungle ni isang Alice ngayon na level 4 tapos may parang 30% na nakuha niya dito. At I believe ang kanyang pinili din dito na talent tree is yung jungle emblem. Tapos meron kasi doon pipili ka attack speed o kaya naman cooldown ng battle spell. So pag makikita natin mamaya kung 29 seconds yung kanyang retry na cooldown. Okay. Ibig sabihin naka-max yun. Yeah, yung pinili, no? Pero may mga pag-amba na ginagawa ang Bren Esports dito. Napakaganda ng desisyon ng Bren Esports na i-zone out lang yung members ng Blacklist International. A free turtle para sa Bren Esports. Hindi man lang nakalapit yung Blacklist. Yeah, ang ganda ng ginawa dito ng Bren Esports, no. Hinayaan nila and alam nila na magpo-purple pa din kasi itong si Wise, no. And natulungan nila na okay, ilan ba yung mga players dito sa gitna. And ngayon, parang ang target ng Bren Esports ay itong bandang ibaba. Super Marco and Super Red, dalawang super. At ngayon ay maghaharap sila at papatunayan kung sino ba ang superest sa kanila. Superest. Ito na talaga yung ano, Battle of the Supers eh. Magkakaalaman later on pag meron na nga silang mga items na needed talaga nila kasi hindi pa natin gaanong maikitang sumasama. Pero Super Marco goes in the mid lane para nga mag-double clear, double wave ang kukunin niya. So magkakaroon siya ng slight advantage definitely against Super Red when it comes to the XP and gold. Pero si Omay Venus, napilito mag-flicker, burned na yung flicker ng isang Mathilda. So, let's see kung ano ba yung magiging impact nito later on doon sa skirmish na possible na mangyari. Okay, so ito yung mga pwede natin expect sa matchup na to. Bren Esports, makakaramdam sila ng kanilang strength doon sa post-laning stage at pwede silang pumalag all the time. Blacklist International, maghihintay talaga sila ng kanilang mga item timings. Maghihintay ng kanilang power spike. And until then, hindi sila papalag. Kailangan lang nila, ang expect natin dito sa Blacklist International, taga-punish lang sila. So, pwede nating makita na ang Blacklist International, baka magbigay lang sila ng mga first few turtles sa laban na to. Ayan, pero may pag-ambang ginagawa dito ang Blacklist. Sinecure lang muna ni Wise yung kanyang purple buff. And ang ganda ng ginagawang reaction dito ng Bren Esports, no? Tinitingnan nila at binabantayan nila kung saan ba palagi naroon itong si Wise. Para nga naman walang mga sneaky attacks or walang surprise attack na manggagaling dito sa gold lane. Kasi nabanggit nga kanina ni Santi na itong 1-1 na to, kailangan pa ng mga 2 to 3 core items para mag-online, di ba? Parang nagkakaroon nga ng mirroring, no? Yung galaw na ginagawa ng Bren Esports. Kaya na-force yung flicker dito ni Omay Venus. Tapos siya rin yung binibigyan ng pressure para hindi siya makapag-give ng vision. Kasi ang isang Mathilda, early game, alam natin, meron siyang escape, pero hindi ganun kakunat yan. Pero papasok ata si Wise dito. Ay, sama, makakuha ng pagong. Magta-try na humabol dito yung Bren Esports, pero mukhang tatanggapin na nila na nakuha na nga talaga. Ang ganda ng pasok ng Blacklist dun. Ganda ng combo din. Pinigilan nila doon si Kyle Tizzy, kinontrol ng konti, tapos panggulat, ginamit na panggulat yung blood flow coming out from Wise. Naggulat with the retribution. And this is very good. Sinasabi natin na i-give up ng Blacklist International yung mga first few turtles, pero apparently hindi. Kinuha nila yung pangalawa. At dahil dyan eh, sobrang bibilis yung farm dito ng Blacklist International. Ito yung magandang ginagawa ngayon ng Blacklist, no? Nung unang turtle, sinacrifice nila yun, pero ngayon, Flap, TZ, and Edward at First Blood ay nakuha na ng kanilang panig. Napasobra ata si Flap doon, kaya naman kailangan lang magsiatrasa. Pero si Super Red naman ang magiging kapalit. Bren Esports securing a trade
malaking problema to para sa Blacklist kasi nakabasag ng tore. Gold lane pa. So si Super Marco, medyo magkakaroon siya ng space. Yeah, actually, ang option na lang niya dito, eh, makipagpalitan. Pero ngayon si White, nakakapagpalitan ng buo dito. Si Kyle TZ naman ang pepwesto. May taunt pa ba na pwedeng bitawan? Pero si Ogwen, nagalap ng setup. Dalawang katamaan at mukhang papasukin na nga talaga lang dito pa yung appraiser shot. At saktong-sakto lang, sasayaw dito ng mahagya. Pero si Edward, mabubuhay pa nga ba? But that is a kill for Super Marco. Walang naging casualty from the side of Bren Esports. Bren Esports breaking yung tempo ng Blacklist International. May magandang outplay na ginawa doon si Edward. So may top lane. Pero nung nakita ng Bren Esports na may kaguluhan doon at alam nila na magpa-farm pa si Wise, pinuruan talaga nila yung bottom lane, activating yung kanilang 1-1. Tapos nakakuha pa sila ng maraming kills sa may gitna because of Ogwen's stun na hindi na rin napigilan ng Blacklist. Lang maganda dito para sa Bren Esports, nandun si Super Marco sa tatlong kills. So that means, or at least sa dalawang kills, that means na makapag-push din siya sa may gitna. Tapos 1-0-1 na siya. At this point, lamang siya ng 1,000 ginto dun sa katapat niya. Ito yung mga pag-amba na ginagawa ng both parties. Flap teasing. Ngayon, inagaw ata yung final slash and turtle ay na-secure dito ng Bren Esports. Bawi lang din yung ginawa ni Kyle TZ dahil nanakawan na sila kanina. Edward, hindi maliliparan. Sakto. Yung kanyang dash para makatakas nga sa sitwasyon. Kasi kung hindi, maaaring makalipad sana si Super Marco doon. Mm-hmm. So now, nag-switch na ng lanes yung gold laner and XP laner ng Bren Esports. Ang plano nilang bigyan ng pressure, top side. Yeah, actually maganda yung ginawa nila dito para nga naman na magkaroon pa ng mas malawak or mas mahabang space dito itong si Super Red. Kasi malalim na yung tatawirin mo, pero ngayon... Si Omay Venus na markahan, maaari atang lumipad. Pero si Super Marco, ginamit na nga ang crossbow tank, pero mukhang makakaligtas pa dito si Omay Venus. Ngayon naman ay may masastan sa gitna at si Edward na mapapatumba, pero may iwan din naman si Ogwen. Masisave pa siya ng kanyang mga teammates. Mukhang wala bawi flat easy. Nakubo, nahuli niya lahat, pero napasobra siya ng mahagya. Wise dito, gaganti ata. Pero hindi ata magiging enough. Wise dito ang papalag, pero enough yung sustain ng isang Arlott para sayawan ito. At mukhang si Wise pa ang maiipit. Knowing blood pa atras, pero naharangan ng Bulwark! Grabe, pero hindi pa sila tapos. Si Super Red ang magiging next casualty ngayon. Lilipad with the Circling Eagle. Double kill para kay Super Marco. Hindi pa tapos. Edward ay nandun sa may tore. Pwede nilang pasukin to. Pero si Edward aamba na nga kaagad. Man, yung Bulwark talaga doon ni Ogwin. Grabe. Takas na sana eh. Pang-cancel nung animation ng projectile na yon. Because of that, kaya kasing mag-delete ng projectile nung isang Bulwark. Kyle TZ, ang ganda rin ng pagkakataunt niya doon. Additionally, yung Blacklist International, sinabi natin sa dalawang teams na to na pwedeng-pwede nila na i-punish yung mga overextending na XP laners. At ang nangyari, parang yun yung gustong gawin ng Blacklist. Tumalon si Flap TZ, ang ganda ng initiation niya under the turret. Pero sobrang low na niya. Unfortunately, kulang pa yung damage output. And if we are going to look at the items, in fact, naka-radiant armor kasi si Flap TZ nung time na yun. So talagang hindi niya, tinanggap lang niya yung damage ni Wise. Talagang ganun ang ginawa dito ng Bren Esports. Pero kapansin-pansin din, top rank 1 sa kills itong si Kyle TZ. And ito yung magandang ginagawa nila, you know? Kumukill sila, kumukuha sila ng kill, then after yung kill, kuha sila ng objective. Ganun yung nangyari sa bottom, same with the mid. At ngayon, after kumill, kukuha sila ng turtle ngayon. At si Edward versus Few, ang kati naman nun. Aabutan niya, pero ang ganda ng desisyon ng Blacklist International na i-push yung top lane. Nakuha nila 2 turrets na, so kahit pa paano, may even out ng bahagya ng Blacklist International yung flow ng minions. Kasi malaking magiging problema, 5.7k gold lead. Hindi to biro para sa 9-minute mark. At ang hindi rin biro dito, yung pag-counter nila dun sa damage sources ng Blacklist. Tatlong Radiant Armor agad. Tapos meron sila mga casual na leg plates, as you can see, para yung mga tatangkay ng damage output dito ni Super Red, hindi rin ganun ka sakit on their part. At alam natin na mamaya pa din maglilipad talaga itong si Super Red. For now, ang main damage output ng Blacklist is Edward, yung Joy, at syempre yung Valentina. At pati na rin itong si Alice. Ang daming magic damage sources that biglang nasulit yung tatlong Radiant Armors dito ng Bren Esports. And ngayon, Few, Aamba, Edward,
Papasok din, pero iahatid din siya pabalik ni Oh My Venus. Ngayon, medyo nahihirapan ang Blacklist International sa ginagawang pressure ng Bren Esports. Basag lahat ng second inhibitor turret dito habang nandun yung models. Medyo kahit papano kumakatid na habang si Edward naman ang huli nila. Nakasobra ata sila dito pero mukhang mamamarkahan. Nandun na nga pagpawas. Siwas! Pero mapapatubay. Wala yung bakundi si Flap DZ. Hindi na nga magtatangang pumasok pa yung Bren. Masyado ata silang napa-overstay. Blacklist International, with that kill, magkakaroon sila ng extra space para makahinga ng bahagya. Oh, we might not have seen this, pero si Yue, ninakaw niya yung ultimate ni Arlott, yung final slash. Gumamit ng flicker para yung angulo niya papunta doon sa base ng Blacklist International. Beautiful Arlott gameplay, hindi ganun kadaling i-pull off yun. Hirap ito eh, no? Yeah, oo, kasi parang palaging pakanan mo yun eh. So dapat medyo yung angulo mo na paggamit ng ultimate mo, eh, susukatin mo. And to think na stolen ultimate pa yun. Yeah, and doon mo makikita, no, yung mga high-level plays and gaano sila kakomportable doon sa mga ultimates na kinukuha nila, specifically itong si Yue. Pero kung titingnan natin, in terms of the total damage, Edward dito ang nangunguna dahil nga naman doon sa patuloy na aggression na ginagawa niya, pero nabibithinan lang talaga sila sa magsusukab ng damage. Pero kay si Oh My V, mapapaflicker! Edward naman dito na save ng Guiding Wind. Walang tinamaan yung set na inaasam sana ng Bren Esports. So mapipilitan muna sila mag-antay. Yung Lord na lang dito, yung antay nila bago pumasok nga doon sa mga pintuang sarado ng Blacklist International. It seems like yung Bren Esports, hindi sila masyadong nag-aasim eh. Nag-aabang talaga sila ng perfect opportunity. And ang ginagawa naman ng Blacklist dito, nag-aantay din sila. Pag may sumobra, may nagkamali, tsaka sila mampapunish. Yep. Hindi kasi pwedeng maipit yung any member ng Bren Esports papasok doon sa bubble or sa box ng Blacklist International kasi dami nilang pang hold. Alam natin na nandyan yung slowdown, wala doon kay Wise, may stun din yan. At syempre, yung kay Yue, yung mga pwede niyang nakawin. Just in time para sa ating ikalawang Lord ng laban na pili na yung Winter Truncheon. Actually, pwede na nga pumwesto ang Bren Esports dito. 7K ang gold lead ng mga Hive. And nakikita natin kung papaano din nahihirapan dito ang Blacklist dahil na sa magandang flow ng minions na ginagawa ng Bren Esports. Uncontested Lord para sa kanilang panig ngayon. Pero kung titingnan natin, 9-2 yung score at medyo malaki na talaga yung kalamangan. Paano didepensa ngayon ang Blacklist? They do have a lot of ways to defend. Kailangan lang nila mag-ingat. Huwag lang siguro mag-overextend like they did laban dun kay Flap TZ dun sa may top lane. Meron silang mga defensive items na ngayon, like yung sinasabi natin yung Winter Truncheon. Nandyan, yung Wave Clear ni Super Red ay pwede rin niyang gamitin to their advantage. May range din naman kasi Blacklist International. At may AOE ka from Edward na. Siya lang siguro yung may karapatang maging malalim dito para sa side ng Blacklist International. So, in all due fairness, para sa Blacklist International, marami naman din talaga silang pang-depensa dito. Yeah, and kapansin-pansin din, 11K gold para kay Super Marco with 3-0 and 2. At ngayon, aamba na itong Luminous na Lord sa bottom lane ng target dito ng Bren Esports. Medyo malalim na nga si Kyle TC doon, pero mababasag yung tore doon sa may bandang itaas. Tore lang ang plano dito ng Bren at nagtagumpay ang kanilang adhikain dito. Babalik muna ang Bren Esports, pero andito pa yung mga minions nila eh. Sasabayan natin lang yung middle lane minion waves. Edward nakakaramdam ng bahagya. Pero andun na si Flap TZ with a final slash! Nahuli niya tatlong miyembro pero napasobra ata ng bahagya. Basag yung Tori sa gitna tapos yung baba. Next target na nila pero mukhang magiging successful ang Blacklist International sa kanilang depensa. Pero hahabulin pa rin si Super Marco. Edward! All eyes on the prize! Marco is down! I repeat, Marco is down! Blacklist na ngayon ang mamamayagpag. Double kill na kuha dito ng Blacklist International. Naging trade ng Blacklist dito. Bigay na yung Tori. Kuha kami ng tatlo. Kakaiba yung ginawa dito ng Blacklist International na pagbawi. Minaximize nila yung posisyon nila doon sa turret. Talagang in-expect nila na mag-aasim at papasok itong si Flap TZ. And yun yung commitment na ginawa dito ng Blacklist International. Ang ganda ng pagbawi, ang ganda ng paghabol, and Blacklist ngayon kahit papano nakabawi na sila in terms of the positions. At nakita natin sa ating keys to victory na kailangan magpa-unish ng mga overextension ng XP laners. And that's exactly what happened. Meron pa isa doon eh. Feeling ko nagkaroon ng signal ng Bren Esports na okay mag-group up yung Blacklist kasi nagbato ng first kill si Wise tapos nag-activate din siya na kanyang ultimate kahit walang minions masyado doon. So siguro akala nila, ay siguro tatalon to doon sa gitna. Pwede kang tumalon, Flap TZ. Nevertheless,
uncalled for pa rin yung pagtalon din ni Flap TC. Tapos na-punish siya nung nanakaw din na final slash ni Yue. So, na-double yung dispositioning kay Flap TC kasi lumalim na siya, pinalalim pa siya lalo ng final slash. And then, nung wala na pang-initiate yung Bren Esports, sinarin nilang basagin yung bottom lane. Doon na nakahanap ng opening itong sila Edward. At sobrang crucial nung pagtalon ni Edward doon kay Super Marco, bursting him down. Tapos yun nga, hindi na nakalipad si Super Marco. Isa sa mga kapansin-pansin din, yung Dairy of Skills. Pero ngayon si OMIV ang magiging target nila. Flicker ay nagamit na rin. So may idea na dito ang Bren Esports na walang surprise attack na manggagaling dito kay Venus. Habang si Wise naman, Super Mario. Tinan mo naman kung paano bumabakso si Super Mario. Ay, nako, sakit! Sakit. Nako. Mapapipilitang umuwi si Yue. Aray. Bawas din si Oh My Venus kanina. So another uncontested Lord para sa Bren Esports. Akala natin magkakaroon ng clash doon mismo sa Lord Pit. Pero sadly, napok yung mga members ng Blacklist International na isa nang sumilip man lang. Gusto lang nila ng vision eh. Pero hindi sila pinagbigyan ng Bren. Yep. Yeah. Napakaganda rin ang ginawa ng Blacklist doon. Actually, kung i-comment natin, napababa nila yung 9K into 3K. Pero dahil doon sa Lord, lumobo na naman ang kalamangan nila. At ngayon, level 3 or third Lord na ng ating game. At kung papansinin natin, yung pag-flow nila ng minions or pag-flow nila ng minions dito, kumbaga, hinahantay nila na magsabay-sabay. Ang ganda nung ginawa doon ng Bren nga lang. Kasi nung nakita nila agad si Oh My Venus na first na yung Flicker. At sobrang laking ng kawalan sa Blacklist International na wala silang Flicker noong time na yun. Aha. Sa kanilang main defensive hero, which is Oh My Venus. Oops. Ngayon si Kyle TZ ay umaabante. Wise, mapipilitan muna mag-flowing blood palayo. Andun na yung Lord and this time papasok na ang Bren. Si Edward naman dito nais talaga mag-zone out doon sa may madalikuran pero mukhang magiging successful ang Bren Esports dahil nagbe-base lock na sila. Nais na nilang tapusin to dito kaagad and game 1 ay mapupunta sa Hive.